pasok. Saan pa pala talaga? Wala talagang pagbabago ang HR. Anong tete niya? Ayan. Kumusin na yun. Ha? Siyang? Pagbitawan mo? Thank you, Pops! Ayun na, pinagdinampot niya eh. Ang bait ni Kuya, ano, mga utol. Aldita, Lala Moves! Well, shoutout ka pala kay paring Alvin, Lala Moves! Nalaglag yung face shield ni partner, dinampot niya. Kaya sa amin, okay lang naman. Kahit na ano, hindi niya na dinampot. Kasi ito lang nga rin mga utol, nasa EDSA kami eh. So yung dinampot ni Pax. So shoutout sa'yo utol. Kapay talaga yung mga lalamog sa'yo no. Papa Alvin lang talaga ang hindi eh. Yo. Oo nga eh. Yan yung talagang masipag na ano, haligi ng tahanan, angkas na lalamog pa. Pero saan niya kaya iaangkas yung ano, no? Hindi kasi nakaangkas sa kanya yung lalamog. Ayun. Oh, takanan, takanan. Mga hotel, watch out tayo lagi sa Sika Life. Lalo pag-alanganin yung medyo pwesto natin. Nakakaanan kasi tayo, hindi tayo makababa dun sa ano eh. Na kasi alam dito kung may motorcycle lane pa ba dito mga utol, wala na talaga eh. Chudit-chudit na tayo. Paxi, utol, continuation video ng vlog natin going to Pabungawan, Pangasinan. Hindi na muna tayo nagbike ngayon. Ang ginagamit natin ay yung audio mic lang, ay yung mic lang ng ating GoPro session yan, mga utol. Yan, nandito na tayo ngayon sa may Jawa Bolivar. Napunta na ako ng... Ewan ko ba bakit dito ako napadaan sa EDSA? Yung sabi ni Google Map. Sa Arten ako dumaan, dun sa may Ross Boulevard. Inilip ko pa rin mag-EDSA, no? Gusto ko lang may experience mag-EDSA ulit. O, diba? Ingay nila. Naayaw kasi magpahinto eh. Pwede ka naman huminto. Diba? Ang galing ni Kuya, diba? Sa pedestrian lane siya nakahinto. Banter rin naman pala. Eh mga utol, andito na kami sa may Jawa Bolivar. Samahan nyo ngayon, pabiyahe tayo ng Pangasinan. Ibisitahin natin yung mga kamag-anak natin doon, mga pinsang ko. Ay, mapasyal ko kayo sa beach doon mga utol. Sigurado magugusto nyo yung itsura ng beach doon. Yung binansagang death pool ng Kabungawan, Pangasinan. So taga doon talaga yung mga pinsang ko. Actually ako, napatera din ako doon ng almost half a year yata. At babalikan ko na lang kayo mga utol. Maya kapag medyo maganda-ganda na yung itsura ng daan. Ayaw ay pakita sa inyo itong EDSA. Alam nyo na kung anong itsura nito. Alam nyo namang walang katapusan traffic dito. My God! Ay mga utol, babalikan ko na lang kayo. Pagka tipong maganda na yung kalsata natin. Lampas na siguro tayo ng Pampanga. Mga ganun utol.
Dyan lang kayo, huwag kayong aalis. At kung bago lang kayo dito sa channel ko, huwag niyong kakalimutan mag-subscribe, my man. At i-hit na rin yung notification bell para lagi kang updated sa videos natin. So mga tol, papalikan ko kayo pag maganda na ang kalsada. Let's go! So mga idol, SM Marilaw na tayo mga hotel. Time check natin 5:52 SM Marilaw, magbibilis na mga hotel. Pa rin pala dito. Anong meron? Ay. Makita ko hanggang saan yung dubog eh. Nandubog yung sapatos ko. Yung sapatos ko. Yung sapatos ko. Ano meron dyan, baha lang? Baha? Ah. Eh, mga lodi, may ginagawa palang kalsada rito. Kaya pala traffic dito. May ginagawa rin dito na, ano, na kalsada. Palagtas na yata ito mga hotel. Pupunta ako sa dagat pero hindi ganitong dagat. Mapuhangin na maputi. My goodness. Kaya mga hotel, kung mahina yung audio, pasensya na kayo. Ginagamit ko muna yung audio ng GoPro. Hindi mo na ako gumagamit ng audio ng cellphone. Okay. Ayoko munang magtingit-tingit. Nakabuhak mo na yung visor ko. Alam ko naman medyo rinig nyo ako ng konti. Ito yung papunta na ng Balagtas Palengke. Magagawin kayo dito mga hotel. Traffic hotel at saka medyo baha. Baha na may buhangin. Eh mga lodi, maputik. Ay! Delicate! So may ginagawa dito ang kalsada mga hotel. Mabuhangin at saka maputik. Slash may simento pa ata ito. So kanina doon medyo nakaligtas tayo ng konti. Dahil kung hindi tayo nakaligtas, alam nyo na mga utol, lulubog yung ano eh. Lulubog yung pa ako eh. Malalim yung baha eh. So yun, medyo nakaingay-ingay tayo ng konti. At dito ay, ay! Oh my goodness, may isa pang pagsubok. Maganda talaga mga utol, mga ka-rider natin dyan. Ay buti naman, may daan sa gilid. Pwede pa, oh my god. Kung nakikita nyo, pasensya na kayo, medyo inabot na tayo ng gabi. So madilim. Pero sa tingin ko, nakikita pa naman ninyo. Ay. So ayun mga idol, nag pahinga lang muna kami sandali. I mean, huminto, hindi pala pahinga to, huminto lang kami. Kasi nalobat si ano, si GoPro, si GoPro session. So nagpahinga muna, huminto muna, hindi pala nagpahinga, actually hindi siya pahinga. Huminto muna sandali para lang mag ano, mag i-charge sa power bank si ano, si GoPro session. So nandito na kami sa may ano, tulay ito ng Balagtas Bridge. Tatawid na kami ng tulay ng Balagtas. Tapos doon banda palengke na ng Balagtas. So mga hotel, balikan ko kayo. Maghahanap din ako ng may hintuan na may 7-Eleven mini stop o kahit anong mga ano, mini mart na pwedeng mabila ng mainam. Kasi medyo nagugutom na rin ako mga hotel. So tara, takbo muna tayo na wala yung front cam. Yan lang muna yung gagamitin natin mga hotel. Oh, let's go!
So ayun sa mga tol, nakikita nyo ako sa camera, no? Kasi ang gamit natin ngayon yung SJ cam na nakakabit din sa cam holder na binigay sa atin ni Sir Alex ng Secret Shop. So yun muna yung ginagamit natin mga tol, kasi nalobat nga si, kung mapapansin nyo, wala si GoPro Session sa helmet natin. Chinage muna natin siya dun sa may ano, sa power bank. So binulsa ko muna siya sandali para mamaya pagdating natin ng mga bandang Pampanga, at least kahit papano may battery na siya. At may isasama ko na ulit kayo sa biyahe sa harapan ng camera natin. So mga tol, kalalagpas lang natin ng ano, ng palengke ng balagtas. Eh medyo madilim. Sensya na kayo mga tol, inaabot na tayo ng gabi kasi yun nga, balikan lang natin dahil sa travel pass. So medyo nagtagal tayo doon kakakuha ng travel pass tsaka yung medical certificate sa barangay. So yun, sa mga babiyahe, yun, paalala ko lang ulit sa inyo, alamin nyo kung ano yung kailangan na requirement para makabiyahe kayo sa labas ng NCR. Ayan, kanina may nadaanan tayo doon na Putikan bago dumating ng Balagtas Palengke. Mapagkalampas natin doon mga utol, doon tayo huminto para mag-charge ng GoPro, kasi habang nasa baha tayo kanina na lobat si Session natin. Ngayon, nagpalit na rin ako ng ano, kung mapapansin nyo, nagpalit na rin ako ng clear lens. So ayan mga utol, nandito na tayo sa may Balagtas. Actually, papunta na tayo ng Malolos. So, nakakaya naman sa inyo dahil ang gamit lang natin ay SJ cam. Medyo, di ko alam kung nakikita nyo pa ba ako ng malinaw o wala na kayong nakikita, talagang boses ko na lang. So, balikan ko na lang kaya mamaya utol. Charge ko lang ng konti si GoPro Session natin. Nabubulol na ako kasi nagugutom na rin ako at nauuhaw. So yan, maghanap lang pala tayo ng mahihintuan. Balikan ko kayo pag nakahinto na kami. Let's go. So yan mga tol, nandito muna kami sa may 7-Eleven sa Palit. Nagpahinga muna kami kasi para sa akin every 2 hours na biyahe, so bago mag 2 hours, so makalampas konti ng 2 hours na yun, nagpapahinga ako para lang, alam nyo na, yung fatigue mo o yung pagod mo medyo mawala ng konti, o talagang medyo hindi ka antokin sa biyahe kumbaga. So yung mga tol, nandito kami sa may Apalit sa 7-Eleven. Nagpahinga muna, bumili ng maiinom. Tapos nagre-ready na rin na mag-ano ngayon na umalis para dire-diretso na ulit yung biyahe natin. So umuha muna ako ng, alam nyo na, Cobra. So yun mga tol, uminom muna ako ng Cobra. Tapos siset lang tayo ng konti, tapos sisibat na tayo ulit. Pasensya na kayo dun sa video mga tol, kasi inaabot na tayo ng gabi sa biyahe. May i-update ko kayo ulit. Kina-charge ko lang yung isang camera natin para sa helmet, para dito. So yun mga tol, babalikan ko ulit kayo pagka nasa biyahe na ulit tayo, at hanggang sa dumating tayo doon, sasama ko kayo. Diyan lang kayo mga tol, at samahan nyo ako sa biyahe. So pakita ko sa inyo kung ano yung mga dadaanan. Eh mga tol, kung hindi ka pa nakaka-subscribe, pa-subscribe naman, at saka pa-click naman ako ng notification bell para lagi kang updated sa mga video natin. So mga tol, magre-ready na muna ulit ako, at sisibat na tayo ulit. So let's go. So yun mga tol, ready lang tayo. Kasi sisibat na tayo ulit. So yun nga, gaya ng sabi ko kanina, every 2 hours mga tol, nagpapahinga ako para lang medyo ma-refresh tayo ulit at hindi tayo abuti ng fatigue na tinatawag. Kasi mahirap yun tol, pagka napagod ka at inantok ka sa biyahe, dinire-diretso mo pa, baka mawalan ka ng focus o ma-aksidente ka pa. So yun, maganda tol, tips din yun na pag bumabiyahe kayo, kahit pa paano every 2 hours mga tol, pahinga kayo, kasi yun yung pinaka nasa safety natin, standard safety kumbaga, para sa defensive driving. So kung hindi nyo matatanong mga tol, ang inyong lingkod ay isang defensive driver o nanggaling ako sa isang kumpanya na mahigpit pagdating sa safety, pagdating sa pagmamaneho. So doon, na-adapt ko na siya na every 2 hours kapag nagda-drive tayo, yun yung pinaka-standard protocol ng safety driving.
sasakyan man o motor man ang ginagamit natin, every 2 hours kailangan nating magpahinga. Kinaanto ka man o hindi. Bakit? Para yung pagod ng katawan mo, kahit pa paano makapag-stretch ka, mabuhay ulit yung dugo mo. At hindi ka abuti ng antok sa pagmamaneho. So yun, ang ginawa ko, pagdating namin ng kapalit, nagpahinga muna kami dito sa may 7-Eleven, bumili ng maiinom. Pagkatapos, nagpahinga ng konti, parang USA break, kumbaga. Tapos yun, didiretso na tayo ulit. So ngayon, nag-ready na tayo at sisibat na tayo ulit. So mga tol, standby lang kayo. Game, sisibat na tayo ulit. Samahin nyo ako at dire-diretso na ulit ang biyahe natin. Yun mga tol, welcome back! So yun, medyo ginamit na natin si helmet cam. Si Session, kahit na hindi mo masyado fully charged, para nakikita nyo rin kung anong nangyayari sa harapan, mga lodi. So yan, ikukwento lang, pagkalampas natin ng Apalit, Pampanga, pagkaalis natin kanina sa may 7-Eleven, parang mga 100 meters lang, may ginagawang kalsada na yung layo o yung distansya ng ginagawa na kalsada na yun ay parang nasa 100 meters to 150, parang ganun, 100 to 200 meters. Medyo lubak siya, mga utol, mga batid. Yung alam nyo yung mga, yung binutas na kalsada, ganun yung pagkasira niya. So kung babiyahe kayo dito, baka hindi nyo mapansin yung mga yun pagdating nyo ng kapalit. Dahan-dahan na kayo pagdating ng kung gabi man kayo babiyahe, kasi baka ma-accidente kayo dun sa area na yon. So hindi natin siya napakita sa camera kanina kasi ang gamit natin yung SJ cam. So yun, kaya naisipan ko na kahit na hindi full charge yung ating session, lolobatin ko na siya, gagamitin na natin. Tapos kwentuhan muna tayo habang nasa biyahe. Lolobatin na natin siya para mapakita ko rin sa inyo kung ano pa ba yung mga kalsada dito, baka may ginagawa pa ulit na kalsada dito. Kung babiyahe kayo ng norte, kunwari trip nyo mag-ride papuntang Bataan, Pangasinan, Pasubik, madadaanan nyo kasi to, di ba? Pupunta kayo ng Olongga po, yan, madadaanan nyo yung dinadaanan ko rin. So yan, ingat-ingat mga utol pag bumiyabiyahe kayo dito, dahil medyo marami-raming ginagawang kalsada. Unang-una yung nandoon sa may excuse me po, Balagtas, Bulacan, mga kapatid. So doon mayroong ginagawang kalsada, maputik, baha. Pagkalampas na doon, ang sunod na ginagawang kalsada ay yung sa may Malolos. Uy, may fireworks! Nakita nyo mga tol, may bagong taon na rito. So yan, may fireworks mga tol. So yan, yung sa may Malolos, may ginagawa rin mga kalsada ron. So ingat-ingat kapag babiyahe kayo dito. Wow! May party-party yata, mabatid. Ano ba to? Camp Olivares Police Regional Office. Yun. Sa opisina ng mga polis, mga kapatid. Medyo may konting kasiyahan sila. So yan, pag mabiyahe tayo, ulitin ko lang. Be safe kung mabiyahe tayo dito. Sa totoo lang mga kapatid, wala pa naman ako nadaan ng checkpoint. Kung ang tanong nyo, checkpoint. So galing tayo ng Las Piñas. Nandito na tayo ngayon sa may Pampanga. Wala pa po akong nadadaan ng checkpoint. Kumbaga wala pa pong umaharang sa akin. Yun. Baka siguro sa part na to maluwag sila. Hindi lang natin alam. Or busy lang siguro. Pero basta yun mga utol. As for now, simula kanina wala pa naman akong na-encounter na humarang para i-check yung travel pass natin o kung ano pa man. So wala pa naman. So yun mga utol, pa-pass forward tayo ulit para hindi kayo mainip. Let's go! So yun mga utol, nandito na tayo sa San Fernando, Pampanga.
Ah, pala no, may naalala lang ako. Usapang safety. Kapag ganito na bumabiyahe ka at lalo highway ang dinadaanan mo or national road, diba, tingin-tingin ka lagi sa side mirror, gamit ka ng side mirror mo. Tapos mapapansin mo yung side mirror ko talagang nakapahaba siya ng ganun, no? Diba, para kitang-kita ko yung both sides ko, pati yung kabila ko, ganyan. So, eto kasi yung utol, ano na to, nasa instinct na ng katawan ko na yung nagsasabi na, dingong ka. So, ano to, napapractice to, mga utol. So, ako kasi time to time, medyo nag-check ako ng side mirror. Bakit? Para saan? Ito po kasi yung paraan ko para makakita ng 360 degree na nakikita ako yung paligid ko. Teka, pa-expressway yata to. Pa-expressway ba to? Okay. So yun, 360 degree na ikita ako yung paligid ko, likuran man o harapan. Hindi lang basta puro harap, mga utol, pati yung nasa likod ko. Bakit? Kasi pagka ganito oras o gabi, hindi natin maiwasan dyan na may mga bumabarurot, di ba? So ikaw, bilang safety driver o defensive driver, at least kahit pa paano, tol, nakikita mo yung nangyayari sa likuran mo. Nagkaka-idea ka na ba, parating ba na mabilis yung sasakyan, ganyan, may humaharurot ba, ganon. So yun, yun yung isang reason ko kung bakit ako laging tumitingin sa likuran ko. Balik tayo dun sa may distraction. Kung alam niyo pala gamitin si Google, parang si, ang tawag dito, si Siri? Parang ganon. Si Siri ng ating cellphone, kung Android ang gamit mo, si Google, kasi loko-lokong Google to, mali ang itinuro sa akin, papasok ng expressway. So yun, balik tayo dun. So yun, mga tol, para hindi ka distracted, hindi ka pindot ng pindot, kasi mas mahirap, diba, tol, yung ginagalaw mo pa yung cellphone mo. So gamitin natin yung kakayanan ng mga Android natin. So may katulad sa akin, si Android, naka-Google tayo. So ang ginagawa ko dito, mga tol, pag bumabiyahe ako, yung voice command. Di ba? For example, ganito, ha. Hey Google. Yan. Di ba? Tira mo, mali yung tinuturo sa akin ni Google. Minsan wag tayo magtitiwala. Huwag tayo magtitiwala kay Google Map. Mas maganda pa rin na napag-aralan natin yung pupuntahan natin. So yun nga, kailangan na pag-aralan muna ng mas maaga yung biyahe mo, para at least kahit papano may idea ka na kung saan ka papunta. So para kung si Google Map ay magkamali nang naituro sa'yo, lalo sa ating mga nagmumotor, nang itinuturo niya minsan ay yung daanan ng mga four wheel. Eh, tinuturo sa akin kanina nito, expressway eh. So yan, medyo nag-idea ako na, oops, teka lang. Oo nga, bakit hindi niya ako pinayutan? Yung pala, yung tinuturo niya, mga tol, eto expressway. Oh. So dahil medyo napag-aralan ko na may isang daan dito, so babalik tayo dito. Akala ko kasi kanina, mas faster way yung tinuturo niya. Mas faster nga yung pala, pang expressway yon. So yun, mga tol, isang magandang advantage yun na napagpaplanuan mo na ahead of time yung biyahe mo o yung dadaanan mo. So yun lang, mga tol, rekta tayo ulit, diretso tayo ulit, samahan nyo ulit ako, pa-fast forward ulit tayo, mga tol, let's go! So yun, mga tol, hindi ko alam kung bakit dito kami dinaan ni Google sa May Clark. Kasi siguro mas mabilis ang daan dito. Yeah, medyo na-confuse ako eh, bakit dito ako dinaan. Pagdating kasi dito sa part na to, medyo gumagamit na ako ng Google Maps. Pero masulyap-sulyap lang din. Kumbaga, in case na medyo ma-confuse ako sa daan, hindi na ako hihinto pa para magkalikot. So, naka-steady lang siya dyan. So, yan, dito tayo dumaan, mga hotel. Stop for inspection. Walang police. Hindi ko alam bakit. Ganda ng daan dito, mga tol. Parang alam ko na itong daan na to, parang napunta na ako dati dito. Yun lang, medyo malamig. Hindi kaya pa expressway na naman to, Google? Walang niya ka?
Laging nasisisi si Google eh, no? Medyo nilalamig na ako mga utol. Ang ganda ng daan dito. Ay, sa tagilid ng expressway. Sa'yo, kapansin nyo mga tol, yun yung expressway. Nandito kami sa may gilid. Eto siguro yung ano. Yan, shoutout Sir Alex. Yung nakikita mo nung papunta ka ng Subic. Eto yun. Yung dinadaanan ko ngayon. Yun. Naalala ko na Sir Alex ng Secret Shop. Yung sinasabi niyang magandang daan na nasa gilid ng expressway. Eto pala yun. So, Boss Alex, eto na, na-experience ko na dumaan dito. Eto yung kalsada na yun, mga utol, kasi napansin ko ulit yung expressway nandun lang sa may gilid. Yan, bigla akong naalala. So, yan, kung mapapanood mo itong video na to, Sir Alex, eto yun, yung dinaanan nyo nung papunta kayo ng Subic. Yung nasa gilid kayo nung dumaan kayo sa may Clark. Eto yung kalsada na sinasabi mo na kumbaga nakabukod para dun sa mga ano, sa mga hindi dumadaan ng expressway. Parang service road kumbaga. So ito yung service road nila. Ang ganda ng service road nila dito mga utol. Malawak. Pero kahit malawak siya, syempre huwag pa rin tayo babakbak ng basta-basta yung mabilis ang takbo. Huwag ganun mga utol ha. Be safe pa rin. Ayan, shoutout ulit kay Sir Alex. So going na tayo ng Mabalakat mga kapatid. Fast forward ulit. Pero pag nalabot yung camera natin, update ko na lang kayo pag nakarating na ako sa bahay namin mga utal ha. So yun ulit, kung hindi ka pa nakaka-subscribe, click mo naman tol yung ating subscribe button dyan at ang ating notification bell para lagi kang updated sa videos na ginagawa natin mga utal. So maraming salamat sa pagsama. And dyan lang kayo, stay put lang kayo. Tingnan natin kung ano pa at saan pa papunta tong biyahe natin. Papuntang papunta ng Kabungawan, Pangasinan, mga kapatid. So what's up mga lods? Yan mga tol, nandito tayo ngayon sa may Mangkatarim. And as usual, after ilang oras ng biyahe, 2 hours yata mahigit, nagpahinga ulit tayo. Ano, motor lang, binalis ko lang yung maingay. So nagpahinga ulit tayo kasi nga baka buti na naman tayo ng pagod o antok o ano pa man. Pero okay pa naman ako, hindi pa naman ako inaantok o pagod. Medyo masakit lang yung banang kamay ko kasi may pilay. So yun, nandito tayo na ulit sa 7-11. So ganito ako tol, pagka bumabiyahe, nag-aanap tayo ng safe place na may hintuan. So ganun naman dapat, pagka ihinto ka, hindi yung basta-basta nahinto ka na lang kung saan. So hanap ka ng magandang paghihintuan, pagpapahingaan. So yun, 7-11, mini-stop, or kaya naman yung mga gasoline station na may ilaw, matao. So pahinga ng konti, inom ulit, o pinatignan ko kay partner kung may makakain sa loob. So kung meron, kakain tayo ng konti para may lakas ulit tayo na bumiyahin ng 2 oras at kalahati pa. Pahinga lang sandali, kahit mga 15 minutes siguro, 10 minutes, 15 minutes, makarecover lang ng konti, makapag-stretch ng konti. Gugora tayo ulit para hindi tayo gabihin sa biyahe, mga tol. So yun lang, balikan ko ulit kayo mamaya pagka narating na tayo sa bahay ang mga pinsang ko, o kaya naman habang nasa biyahe tayo kasi tina-charge ko pa rin yung GoPro hanggang ngayon. So yun lang mga tol, peace out! Ito na kami sa may Burgos, Pangasinan. So simula rito hanggang sa tawag dito, sityo ang tawag eh, na parang sabihin na natin barangay ng Kabungawan, 30 minutes na lang ang biyahe. Tsaka sobrang dilim na doon kasi ang babaybay natin ngayon mga utol papasok na ng bundok. Paakyat tayo bali ng bundok tapos bababa tayo sa kabilang side, yun yung side na malapit sa dagat.
Kaya yung mga, yung bahay dito ng mga pinsan ko, eh, parang sabihin na natin 500 o 400 meters na lang yung layo ng ganun. Mga 500 siguro, 500 meters. O sabihin na natin 600, ano na, dagat na. So yung mga tal, paano na tayo dito? Tingin ko lang, ah. Hindi ko lang alam kung tama itong dinadaanan ko. So yun, madilim na dito mga tal, kaya tsaka palubat na rin, sa pagkakalam ko palubat na rin yung camera natin. So yun mga tal, salamat sa pagsama sa biyahe. And kung hindi ka pa ulit nakakapag-subscribe, subscribe ka utol. And pakiclick na lang ang notification bell para updated ka sa mga videos natin. At ako sabaw na sa haba ng biyahe natin. So umalis tayo ng alas 3 ng hapon sa Las Piñas. At dumating tayo, time check na yun, alauna na, 12:59 to be exact sa oras natin. So babiyahe pa tayo ng mga 30 minutes ang layo simula rito hanggang dun sa pinakasityo o bayan o barangay ng mga pinsan ko. So pansin nyo mga utol, ang dilim na rito kasi wala nang ilaw, walang street lights. May mga street lights pero ang agwat malalayo. Parang yung isang street lights malapit sa bahay, yung sumunod ng street lights sobrang layo na. So nung nakaraan na binyahe ko to, ako lang mag-isa, talagang tarantanluga ako dito dahil ang dilim eh, nakakakaba, parang may bubulaga sa iyo ilan pa naman ang dadaanan mong sementeryo dito, dalawa. Yung sementeryo na isa yung parang tabing kalsada, yung isa naman medyo urong ng konti sa main road. So yun mga utol, maraming salamat. Dito ko na muna tatapusin ang video natin. And bukas, abangan nyo yung second episode nung actually parang third na yata. Kasi yung una, nagbigay tayo ng tips. Sa pangalawa, sinama ko kayo sa biyahe natin papunta rito. So abangan nyo yung susunod na video natin. Yun, ipapakita ko sa inyo doon kung gaano aganda yung lugar na tinirahan ko dati dito sa Pangasinan o yung lugar ng mga pinsang ko. So marami na rin nag-vlog dito mga utol, yung mga nagta-travel vlog dati. Marami na rin nag-vlog dito sa lugar na to kasi nandito yung sikat na death pool kung tinatawag. Para siyang swimming pool na nasa tabi ng dagat. So bukas, hindi pala bukas, sa susunod na video natin, ipapakita ako sa inyo kung ano yung itsura niya. Kung gaano kaganda dito sa lugar na to. So yun mga tol, dito na natin tatapusin yung video. At baka malobat na yung ating camera. Yeah, maraming salamat sa pagsama sa ride natin mga utol. And peace yo mga utol. Ride safe always.